again to our YouTube channel. Ayan, after ilang weeks na hindi tayo nakagawa ng video or vlog, gagawa ulit tayo ngayon. At syempre, maraming salamat sa walang sawang pag-support nyo sa aking YouTube channel, sa aking mga viewers, thank you so much, at sa aking mga subscribers dyan, thank you so much. At syempre, mga kacharot, malapit na nating maabot ang 4,000 subscribers. Ayan, kunting kembot na lang. Maraming salamat sa inyong lahat. At sana, tulungan nyo pa akong maabot yung aking 4,000 subscribers. At sana huwag kayong magsawang manood ng aking mga vlog. So, ayan na. Simulan na natin, mga kacharot, ang ating vlog ngayon is tungkol sa pag-propagate ng philodendron. Meron ako ditong philodendron burl marks. Ayan, ipropagate natin. Pero bago natin simulan ay, kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, huwag kalimutang mag-subscribe and hit the notification bell para ma-update kayo kung may mga bago akong upload videos. So, let's start, mga kacharot! So, ayan mga kacharot, meron tayo ditong philodendron na sobrang laki na. Ayan, kailangan na rin natin itong iripat. Pero ang gagawin muna natin ngayon is mag-propagate muna tayo sa ating philodendron burl marks. Ayan. So, kukuha tayo ng ano nito mga kacharot, mga sanga, char, mga sanga. Mag-ano tayo, stem cutting. Kukunin natin yung may mga aerial roots na or yung may mga roots na na pwede na siyang mabuhay. Then, ang lupa kong gagamitin is ayan, meron ako ditong 25% loam soil, 25% garden soil, 25% kukupit, and 25% kuko cubes. So, ayan, pinagalo-halo ko siya. At ito yung ating gagamiting paso. Gamit na to siya pero pwede pa natin pagtiyagaan, char. At ito yung ating gagamiting pang-cutting, yung ating gunting. At magka-cut lang tayo dito sa area na medyo nakalaylay na. So ayan. At uulitin ko na naman mga kacharot, ang philodendron ay ang mga halaman na mabilis alagaan at mabilis paramihin. Hindi sila masilan. Kahit itusok mo lang sila ay pwede na silang mabuhay. So kukuha lang tayo ng dalawang cutting ng kanilang stem na mayroon ng aerial roots. So ayan, makikita nyo. Ito yung kanyang roots, oh. Ayan. At ito naman yung isa. Ayan. So, itabi lang natin kunti para maka ano tayo. So, ganito lang kabilis ang pagparami ng inyong mga philodendron burl marks, mga kacharot. Magka-cut lang kayo ng kanilang mga sanga or kanilang mga stem na mayroon ng aerial roots para sure na mabubuhay talaga. At kung anong available na lupa na mayroon kayo, hindi naman kailangan na mayroon talagang kuko cubes or kuko pit. Pero ako kasi, yun ang available na nandito sa aking garden. Kaya ito yung ating gagamitin. Kasi mas gusto ng mga philodendron yung kuko cubes or kuko pit. So, maglalagay lang tayo dito ng lupa sa ating seedling pot or yung sapat na ating pagpupunlaan. At ilalagay lang natin yung ating kinating na philodendron. Ikakat natin konti yung kanyang mga roots kasi sobrang haba. At itutusok lang natin na ganyan.
So, ayan. Ipunla lang natin yung ating isang steam cutting. At ito namang isa. At ito, tusok lang ulit natin dito. At after nyan, huwag muna natin siyang painitan or i-direct sunlight. Ilagay lang muna natin siya sa malilim. Lalo na ngayon is pa-summer na. Sobrang init na ng panahon. At alalay lang sa pagdilig, mga kacharot. Huwag sobrang madiligan or over watering. Kasi baka mabulok yung ating pinunlang philodendron. And then, ayan mga kacharot. Ayan. So, ayan. Didiligan lang natin to after nating ipunla. At ilagay natin siya sa shaded area or yung sa malilim na area ng inyong garden. Pwede rin sa mga puno na basta malilim. So, ayan. Naipakita ko na sa inyo kung paano magparami ng philodendron burl marks. At sa mga bagong plantita-plantito dyan, ito yung mga halaman na swak sa inyong mga garden. Dahil ito ay walang kasilan-silan alagaan, walang ka-arte-arte alagaan, at napakabilis paramihin. At sobrang ganda nito mga kacharot, kasi ako mahilig ako sa mga ornamental plants or yung hindi masyadong namumulaklak na mga halaman, yung mga puro dahon-dahon lang. So, sana nag-enjoy at may natutunan ulit kayo sa aking vlog ngayon. At syempre mga kacharot, kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, huwag kalimutang mag-subscribe and hit the notification bell para ma-update kayo kung may mga bago akong upload videos. So, ayan mga kacharot, uulitin ko ulit. Sana huwag nyo kalimutang mag-subscribe dahil malapit na nating maabot ang 4,000 subscribers sa ating YouTube channel. Ayan. Maraming salamat. See you on my next vlog. Bye-bye!